Hi guys! So ngayon tatalakayin natin ang nobelang Sa Mga Kuko na Liwanag on the Close of Brightness ni Edgardo M. Reyes. Bago ko simulan talakayin ang buod ng nobelang Sa Mga Kuko na Liwanag, magbibigay muna ako ng kaunting trivia sa nobelang Sa Mga Kuko na Liwanag. Ang Sa Mga Kuko na Liwanag ay isang katambuhay o nobela na nasa wikang Tagalog at isinulat ng Pilipinong may aktor na si Edgardo M. Reyes noong 1986. Unang lumitaw ang nobelang ito bilang isang serye sa magasing Liwayway noong 1966 hanggang 1967. Kwentong ito ay naging batayan para sa nagantimpalaang pelikula na Pilipinong Maynila. Sino nga ba si Edgardo M. Reyes? Edgardo M. Reyes ay isang nobelistang Pilipino. Ang kanyang panitikan ay unang lumitaw sa magasing Tagalog, Liwayway. Kasama sa kanyang nobela, Ang Laro sa Baga o Yung Sa Mga Kuko na Liwanag. Mula na natin talakayin ang buod ng nobelang Sa Mga Kuko na Liwanag. Si Julio ay isang mahirap na mangisda. Isang araw, umalis si Ligaya, ang kasintahan ni Julio, nakasama ang isang babaeng si Ginang Cruz na pinangako ang makapag-aral at makapaghanap buhay si Ligaya sa Maynila. Kaya sinundan ni Julio sa Maynila si Ligaya. Noong nasa Manila na, naging biktima si Julio ng mga mapanlamang na mga tao sa lungsod. Nakaranas si Julio ng mga pag-aabuso habang natrabaho sa isang lugar ng construction at pagbenta ng sariling katawan para lang kumita ng malaking pera. Unti-unting nawala ng pag-asa si Julio na makita ulit si Ligaya. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nung nakita niya ulit si Ligaya. At malaman ni Julio na naging biktima pala si Ligaya ng prostitusyon at pagmalupit ng kinakasama niyang insik. Nagbalak na tumakas ang dalawa, ngunit gaya na sabi ni Ligaya, kaya siyang patayin ng kinakasama kapag ito ay nahuling tumakas. Tumahan ang gabi at pagkagising ni Julio ay nabalitaan na niya napatay na si Ligaya. Balak ipaghiganti ni Julio si Ligaya at pinaslang ang kinakasama nitong insik. Subalit, marami ang nakasaksi at pinagmalupitan si Julio hanggang sa ito ay mawalan din ng hininga.